matinding balahibo ang problema ng pamilya joven sa kanilang bahay. Nagsisipagtaasan kasi ang kanilang buhok sa takot. Bakit kaya? Makapanindig balahibo raw ang nangyayari sa bahay na ito sa barangay Wawa sa Taguig City. Merong mga pupuntang mga albularyo or manghihilot. May mga nararamdaman daw sila na kakaiba. Kasi both side ng bahay namin, wala talaga nakatira, matagal na. Sa tuwing sasapit kasi ang gabi at lumalamig sa kwarto ng pamilya joven, ang kanilang mga buhok, nagsisitaasan? Yun. Tapos kung saan mo ilagay itong mga ano, ino? Sumusunod talaga siya eh. Mami, tumaan! Yung buhok nila, as in nakatayo talaga. Pinituran ko sila. Wala, kakaiba to. Devours na ako! Yay! Pati ang aming team, naranasan ito. Tinuturo nilang salarin kung bakit ito nangyayari ang kanilang aircon. Medyo nakakatakot din. Na-amaze din po ako kasi paano po siya nangyayari? Kasi may aircon din naman po kami. Hindi naman po siya nangyayaring ganun. Nasaan si Mami? Nagtago po kami sa blanket. Tapos po pagkataas po namin ng blanket, doon na po tumaas yung buhok namin. Nangyayari daw ito sa tuwing madidikit o makikiskis ang kanilang buhok sa unan, stuffed toy o kumot. So, saan mo ilagay itong mga ano, ino? Sumusunod talaga siya eh. Napansin ko na pag medyo manipis yung buhok, talagang mas mataas yung pagtayo ng buhok. Dahil mabigat yung buhok ko, mahaba, mabilis siyang babagsak. At sa tuwing sila'y nagkakadikit, may nararamdaman din daw silang spark. Nagulat kami, bakit may spark? Parang nag-ground ka bigla, tapos biglang mawawala din naman. Ah! Minsan po kasi masakit. Yun. Umiiwas na lang daw sila sa bakal na frame ng kanilang kama. Tatalo na lang ako para hindi ako makuryente. Nag-jump po kami. Pag-uwi naman ang mister ni Jacqueline na si Miko. Bago ako pumasok, nagpapahinga muna ako. Ang ginagawa ko, nag-a-appear muna kami, ang anak ko. Naiirita ako pagka may pumipitik o may gumaganon sa balat. Eh gusto mo lang naman, yakapin yung mag-ina mo. Nung nag-post yung asawa ko sa home bodies, maraming nagko-comments. Nababasa namin na static electricity na ngayon. Takot po ako sa kuryente. Sila mami at daddy po, hindi po ako pinapayagan magsaksak. Hindi po ako gumagamit ng cellphone pag charge po. Pinupunasan ko po yung buhok ko para po hindi makuryente. Siyempre, takot akong makuryente yung anak ko. Inisip namin na may naka-open na wire. Wala naman problema sa wiring. Natatakot ako para sa kanila. Ayokong magkaroon ng sunog. May iba rin nagmungkahi sa kanila ng posibleng solusyon. Yung tubig sa basin na nakatanggal daw siya ng static electricity. Pero wala pa rin eh. Ganun pa rin. Kaya nagpapunta kami ng isang physicist sa kanilang bahay. O ma'am, hawa ka dito. Hello! May nagbabadya nga bang peligrong hatid ang nangyayaring static electricity sa tahanan ng pamilya joven? If you are in fear kung magkakasunog dito, I am certain and 100% sure na. Tutukan para malaman kung anong gagawin kung sakaling mangyari rin ito sa inyong bahay. Susunod na! Minsan na rin naming naitampok dito sa ating programa ang kaso ng nagtataasan ding mga buhok ng magkakaibigan sa tabi ng dagat. Devours na ako! Pero ang nangyayari ngayon sa pamilya joven sa loob mismo ng kanilang bahay.
Para mabigyang linaw kung bakit nagtaasan ang buhok ng pamilya Joven sa kwartong ito, inimbitahan namin ang physicist na si William Turnbull Jr. Yung nararanasan niyo po is yung tinatawag natin static electricity. Mababa yung humidity dito compared sa ibang lugar. Yung humidity, yun is yung presence ng air molecule sa hangin, or moisture. Pag naka-aircon na kayo, so nababawasan yung moisture. Doon kasi sa pagtaas ng buhok, sinasadya yung kiskis. So, ang nangyari, may friction between sa dalawang bagay and nagbi-build up ng charges, kaya tumataas yung buhok ng bata. Pinasubok din kay Jacqueline ang tinatawag na Van de Graaff generator. Hawa kayo dito, tapos i-on natin siya. So, ang nangyayari is dahil dun sa friction sa loob, yung negative charges tinatanggal ng Van de Graaff. Hindi naman lahat, pero just a small portion of that. And then, matitira is positive charges. Since magaang yung buhok, makikita natin yung pagtaas sa buhok niya. Ganito din yung nangyayari dito sa kwarto. Ayan, i-shake mo pa mamaya yung buhok mo para mas maraming tumaas. Hello! Tumataas! Diba, baby? Para may superpowers. Itawan mo na siya, tapos discharge muna natin, ikaw hawak ka dun sa dingding para bumaba na siya. Meron bang mag-spark ka talaga konti. Oh. Yung nangyari, yung naranasan niyo na nag-spark, ikatabi ka, tapos dumikit, parang, uy, may spark. That happens kasi merong friction between two objects. So, nagbi-build up ng charges sa atin. And pag dumikit ka sa something na tinatawag ng conductor, magdi-discharge yung katawan mo. Ramdaman mo in a form of spark. Ang tanong, delikado ba ito? Based sa World Health Organization at sa Department of Health, it's not classified as anything harmful to human health naman. I am certain and 100% sure na it's close to impossible na mag-cause ng sunog. Ngayon, magpalit kayo ng linen, wag yung may fur. As much as possible, maglagay din kayo ng humidifier. Yung basin na may tubig, I don't think na magkakaroon ng malaking effect yun. Hindi naman siya makakadagdag dun sa humidity ng kwarto. Sa lahat ng pagkakataon, ang pinakamabisa pa rin panlaban sa anumang kinatatakutan, tamang kaalaman. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.